sa dating position pa rin. So, gayahin. Guys, magandang araw sa lahat and welcome to my channel. So sa video ko ito guys, mapakita ko sa inyo ang simpleng paraan kung paano magpalit ng oil filter ng isang Smash Suzuki 115. So ito na guys, since chine-change oil ito ng may-ari, so unahin mo natin yung change oil, saka pagkatapos na ma-change oil, so ito namang takip, ito yung takip ng oil filter ng Suzuki Smash guys. So nandito sa loob nito ang oil filter. So dito, pag matanggal ito, makikita na nating oil filter at ituro ko sa inyo kung paano palitan at saka paano siya linisin. So yun na guys, yung oil niya tumutulo na. So maya-maya itong takip na to tatanggalin na natin. So ito na guys, tinatanggal na yung mga yung tatlong bolt dito sa takip ng oil filter. So, susunod yung gagawin guys, pag matanggal lang yung takip. So, ito guys, tinanggal lang yung takip. Lumabas yung oil na galing sa oil filter. So, ito yung mapalitan natin. So, at, yung oil, tatagasin na natin yung oil. Saka natin palitan. Tapos pakunin natin yung oil filter. So sa loob ng sa sintor nito guys, meron tong naka-usbong na parang daanan ng oil ito sa gitna. So dito yung naka-penetrate ang oil galing sa oil pump. Mayroon tong o-ring sa loob. So ito guys. Sa loob nito guys, ito may o-ring sa loob dito sa sentro nito. So, 'yan. Sa sentro 'yan, meron siyang o-ring diyan. So, ito 'yon guys. So dapat bantayan niyo ito guys, ingatan niyo tong wag matanggal kasi ito yung nagsisilyado dito guys. So, sa sentro sa oil filter. Kapag pumapasok ng oil dito, so hindi siya sure na hindi talaga magtatagas yung galing sa oil pump kapag dahil sa o-ring nito. So kadalasan sa nakapalit ng oil filter dito na namataan na mayroon o-ring at natatanggal at nawawala. So kailangan ibitay nag si change kayo ng oil filter, tingnan niyo na hindi nandoon yung o-ring sa gitna. So ibabalik na natin siya. Tapos malinis yung lalagyan ng oil filter guys. So ilalagay natin yung bagong oil filter. So, so yun guys. So dating position pa rin. So gayahin niyo lang ang ginagawa namin guys kung paano magpalit ng oil filter at saka yung o-ring, napakaimportante yun. Dapat tingnan niyo yun. Pag wala yun, palitan niyo ng o-ring kasi napakaimportante na mayroong o-ring sa sentro ng oil filter. So, babalik na natin yung takip guys. So, ganun lang guys. Sa pagpalit ng oil filter, tanggalin yung takip. Tapos, tanggalin yung oil filter. Tapos, tingnan yung o-ring. Meron ba wala? Pag wala, palitan agad. Tapos, linisin yung loob ng malinis na tela. Saka, ilagay ang palitan ng bagong oil filter. Saka, isa ulit yung takip. So, yun lang guys. Sana sa malit na video ito, dalagan ko yung kaalaman at may natutunan naman kayo. At isang magandang araw sa lahat.